Umuwi na lang kayo sa Pinasis, tapos magtinda-tinda ka na lang para makatulong sa asawa mo. Alam mo dati, madam, nung maliit pa si Mariam noon, sinubukan ko yan, nagtinda-tinda ako, ice candy pa nga tinitinda ko sa mga kapitbahay. Halos araw-araw gumagawa ako ng 100 mahigit na ice candy, tinitinda ko, nilalako ko, tapos nagtitinda rin ako ng mga merienda, siomay, ganyan, popcorn. Kahit nga makakita ako ng sibuyas o mababa benta, ititinda ko yun, kay kilo-kiluhin ko, ititinda ko. Pero alam mo kasi, hindi ako pantinda yung ganun, yung lalako-lako. Kasi minsan mayroong bata umiiyak, diba? A de, syempre, maaawa ka, o utang muna, o de, pauutang, utang muna, o de, utang, ayan. Tapos minsan naman, yung nanay, diba? Kahit siguro wala ng pera, wala ng pang-ulam na lang yung pera nila, eh, alang magawa, dahil nahihiya sa akin, eh, nauubliga pa rin bumili, diba? Nahihiya din ako sa ganun. Tapos, minsan, yung bata umiiyak. Eh, sige ka, kuutang muna. Eh, minsan naman yung nanay kasi, eh, siguro, marami pang utang, eh, ka, wag na muna. Papaluin kay bat, anak ngayon. Naku, nakukonsensya lang tuloy ako. Ayan yung mga ganun ba? Malayo pa nga yung nararating ko, nagtitinda ko sa mga kapitbahay, tapos lumalayo pa nga ako, eh. Hanggat maaari, ipapaubos ko yung 100 mahigit na ice candy. Kaso nga, ano ako, pagkakunar, may umutang, maraming din nakakabayad. Nahihiya ako maningin, hindi ako marunong maningin, nahihiya talaga ako. Kaya pag di nagbayad, alam, nalista sa hangin, ganun. Tapos, minsan, kunwari, may madadaanan ako. Kunwari, gusto nyo ice candy? Nakakaawa ako, pagka alam kong, ice candy po, wala kami pera, o sige po, libre na, o. Naawa ako, eh. Ay, kung yung sasabihin nyo naman, yung kumuha ko ng pwesto, ganyan. Gusto ko nga sana, yung ganun talaga, yung mag-business, diba? Eh, kaso nga, sabi ko nga sa inyo, yung puhunan pa ang wala. Kaya nga, ang sabi ko sa inyo, eh, kailangan muna magtiis talaga na magkakalayo para pagdating ng panahon, makaipon. Ang gusto talaga naming gawin ng business ay kapihan sa Pakistan. Kasi, sigurado, malakas din yung kapihan sa Pakistan. Lalo na kung gagandahan mo yung lugar. At saka sa lugar kasi ng asawa ko, wala pang mga coffee shop na ganun. Kaya, eh, alam mo na yung mga lalaki sa Pakistan, mahihilig lumabas ng gabi yan. Mahihilig magsitambay. Kaya, siguradong mag-click-click dun yun. Kaya, sabi ko nga, eh, mag-ipon muna kami pagdating ng panahon. Amalay nyo, after 3 years, o, makaipon kami ng sapat, makapagpatayo kami ng business sa Pakistan. Para, dun na rin titira yung asawa ko, para sama-sama na kami. At ang maiiwan na lang dito, yung bayaw ko, paminsan-minsan na pupunta yung asawa ko rito, pero talagang doon na kami lahat sa Pakistan. Yung talaga ang plano namin. Kaya sa tinda-tinda, hindi talaga ako pwede dyan, kasi nga, hindi ako marunong maningil. Tapos maaawain ako. Talagang nakukonsensya pa ako pag pinalo yung anak. Eh kasi diba, umirienda-merienda, eh yung mga bata pa nang pag nakita yung ibang bata, bumili. Diba, naiingit-ingit-ingit, o. Kaya gano'n, at saka nga yung may mga nangungutang, o hanggang makaalis na ako ng Pinas, ala na yun, o, lista na sa hangin, ala na, salamat na lang, pero okay lang yun, maliliit lang naman yun, eh. Yun nga ang ano ko talaga, yung naawa ako sa mga batang napapalo pa ng nanay. Dahil iingot-ingot yung bata, iyak-iyak, eh, alam, pambili namin, alaman magawa, eh. Siguro yata ko din sa utang, diba? Hirap nga kasi ng buhay. O, yun lang ang sagot ko sa sinasabi mo, madam, na uwi na lang sa Pinas at magtinda-tinda ako.